baked cheesecake talaga yung bala kong gawin today, pero naalala ko na lang yung mga cream cheese ko nga pala na ilagay ko sa freezer ng matagal nung nasira yung ref namin, kaya wala. Ito yung kinabagsakan natin. Gagawa tayo ng kinemeng blueberry cream cheese souffle. Masarap pa rin naman to talaga, promise. So ayan yung isang pack natin ng cream cheese. Ang kagandahan dito sa Philadelphia, ano siya, kahit na frozen siya, konting pagkikrim lang, konting halo lang, nag-creamy pa rin siya. Pero still, nakakatakot pa rin siyang gamitin sa cheesecake. So ang plano ko na lang talaga doon sa mga stock kong cream cheese, ipalaman na lang talaga siya sa Korean garlic bread o kaya ito nga, souffle. So ayan, kinirim ko lang yan gamit ang spatula. Maganda pa rin naman siya. Actually, parang pwede pa nga itong gamitin cheesecake eh, pero wala, nakapag-prepare na ako, so tuloy na natin yan. Maglalagay lang ako dito ng 1/4 cup ng sugar, 1 tablespoon ng lemon juice or calamansi juice, and then may sineparate na ako kanina na 8 pirasong large na itlog, pinakiwalay ko lang yung white dun sa egg yolk. Hindi maalat tong Philadelphia, kaya maglalagay ako dito ng 1/2 teaspoon ng salt, and then hahaluin lang natin yan until well combined. Meron ako ditong 100 ml ng evaporated milk. Pwedeng-pwede rin ng fresh milk, and then 1/2 cup ng butter compound, pwede rin ng refrigerated margarine or real butter, basta melted, haluin nyo lang yan, and then magsisip na tayo ng 1 cup ng cake flour. Pagka mahilig ka sa cheesecake, pero ayaw mo namang masyadong dense, magugustuhan mo to kasi parang ang texture niya is chiffon, pero lasang cheesecake, lalong-lalo na kapag kinabukasan no, o na-i-rest nyo na siya sa fridge. So ayan, i-mix lang yung ating flour until well combined, wala nang mga lumps. Maglalagay lang ako dito ng emulco na vanilla extract para mas mabango and mas masarap. Quality na vanilla extract to, so wala siya yung parang alcohol na smell tsaka taste. So ganito dapat yung texture ng egg yolk butter nyo after nyong ma-mix yan. Doon naman tayo sa paggawa ng meringue. Meron ako ditong 8 pieces ng egg whites. Iwi-whisk lang natin yan hanggang maabot niya yung soft to medium peaks. Habang minimix natin yan, unti-unti tayo maglalagay ng 3/4 cup ng white sugar. Ididivide ko yung paglalagay natin into 3 parts. Pwede naman yan, actually, arte lang yan. Pwede nyo naman yung ilagay ng isang buhos. Wala namang difference, lalo lang kapag naka-stand mixer kayo. Pero, nakasana yan, pero pagka gumagawa ko niyan, usually talagang diretso na yan. Nag-enjoy tayo sa pagbimix, kaya ayan, naabot natin yung stiff peak. Puro kapalpakan na lang ako today. So, pero carry lang yan, nasa pag-fold lang yan. So ayan, maglalagay tayo dito ng kaunting meringue and ipo-fold muna natin. Ite-temper muna natin yung ating egg yolk butter. Ang kaibahan lang yan, kung naabot mo yung stiff peak, actually, hindi naman siya, kung maayos naman yung pag-fold mo, hindi naman niya masyadong halata pagka na-bake nyo na. Ang magiging problema nyo lang dyan, hindi mo siya, mahirapan ka siyang i-fold kasi halos buo-buo na yung meringue kapag ka habang nag-fold ka. Mahirap na siyang ihalo compare kung nag-soft peak ka lang o nag-medium peaks ka lang, ganyan. Kita nyo, binibreak ko yung mga buo-buo pang meringue. So, yun. Pero kayang-kayang diskartehan kung baga. Pagka soft peak naman, in terms na pagka chiffon yung ginagawa nyo, kadalasan nangyayari naman doon, hindi ganun ka-volume yung nagagawa nyong chiffon. Malambot siya, pero hindi ganun umaangat kung baga. So, ayan, meron ako ditong blueberries in light syrup. So, makikita nyo, buo-buo talaga siya. Nabili ko lang to online sa mga magtatanong. Ilalagay ko lang yung halos kalahati dung content nun dun sa ating butter. Tatabi ko yung kalahati pang toppings. And ipo-fold ko lang para kumalat yung mga buo-buong blueberries. Meron ako ditong 10x10 na prepared ko na pan. Nag-grease ko na to ng shortening. And then nasapinan ko na siya ng parchment paper. Ibubuhos lang natin yung ating butter. Normally malabnaw talaga to compare sa chiffon. So, huwag kayong magpapanik kung naralabnawan kayo dun sa inyong butter. And ilalagay ko na yung kalahate ng ating sinave na blueberries. Ang arte ng blueberries. So, ayan, ibibake ko na to sa preheated oven na may 150 degrees Celsius. Nakikita nyo, naka-banmari tayo. Kasabay na yung tubig sa pag-iinit o sa preheat ko ng oven. Kapag ka-convection oven yung gamit nyo, kapag nagbabanmari kayo, patayin nyo yung fan. Kung hindi naman pwedeng patayin, iset nyo sa low.
matagal makaluto kapag ka naka-banmari, kapag ka nasa high yung fan. So, yun yung napansin ko, mapaka-custard cake o kahit ano, cheesecake, ganun. Hindi ko na nga nakuwanan after 20 minutes of baking, tsaka ko inilagay yung natitira kong pang-toppings na blueberry kasi lumulubog talaga yung una kong tinappings. Binake ko pala to sa preheated oven na may 150 degrees Celsius for 60 to 70 minutes. Pinalamig ko to pagkatapos nating ahunin sa oven and then pwede ko na siyang gayatin once na lumamig na. Pero mas masarap to kapag ka inires nyo sa fridge, kinabukasan nyo nakainin. Pero alam ko hindi kayo makakatees. So ayan, kainin na natin. Mabango mabango to kapag ka binibake and napakasarap nito, lalong lalo na kapag ka nairest na. Kasi mas nangingibabaw yung lasa o mas lumalabas yung lasa ng cream cheese kapag ka nairest na siya. Napakalambot ng ating cake at may kumakagat-kagat na asim na aftertaste kapag kinakain mo. Kaya talaga namang, ay nako, hindi mo to titigilan once natikman nyo na. I-share ko na tong recipe na to. Actually, marami nang gumaya nito at ganun din yung kanilang feedback. And yun na nga mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye!